Hi everyone, peace be with you all. Welcome ulit dito sa aking channel. Again, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber dito sa aking channel. And pakiclick na rin ninyo yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time may mga bagong videos akong ina-upload dito sa channel ko. Ngayong araw ay inihatid na sa kanilang mga huling hantungan ang magkapatid na Maguad na sina Gwin at Boyboy. Ang trahedyang sinapit ng magkapatid ay nagdulot ng pagkagalit sa mga mamamayan dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng magkapatid na ito sa kamay ng isang taong malapit sa kanilang pamilya. Lalo sa mga magulang ng mga biktima, napakahirap tanggapin ang ganitong pangyayari. Hindi lamang dahil pinaslang yung mga anak nila, kung hindi dahil pati ang tinuturong mastermind sa krimen na ito ay isang taong kinupkop nila para tulungan na siya palang magiging mitsa ng kanilang buhay. Wala sa hinagap nila na ang isang taong inalagaan, kinupkop at pinatuloy nila sa kanilang tahanan ay isa palang halimaw. Pasensya na po sa word na ginamit ko, but I think there is no other better word to describe her. Oo, isa siyang menor de edad, pero hindi ba mas nakakakilabot na sa murang edad niya na yun ay kaya niyang gawin ang isang karumaldumal na krimen. Ang paraan ng pagpaslang sa mga biktima ay nakapangingilabot. Para sa mga magulang, alam natin na ang mga magulang kapag nawalan ng mga anak or ng anak dahil sa sakit ay napakasakit na. How much more kung mawawalan sila ng mga anak sa napaka-violent na pamamaraan. Mga batang inosente na merong nag-aantay ng magagandang kinabukasan para sa kanila ay bigla na lang kinitilan ng mga buhay dahil sa matinding galit, selos at inggit na wala naman silang kamalay-malay. Na ganun na pala ang nararamdaman sa kanila ng isang tao na halos ituring na nilang kapatid o di kaya isang kapamilya. Kanina bago inilibing ang magkapatid, nagbigay ng isang eulogy ang kanilang ina sa isang misang ginanap bago inihatid sa kanilang mga huling hantungan ang magkapatid. Pakinggan natin ang eulogy ni Mrs. Lovelia Maguad. Mga magulang, mga sasas,
sa gobyerno ang consequence ng kanilang ginawa at sa gobyerno ng kanilang kapatawad. Pagpapalaman ng pagpapalaman ng mga sumuko at lupayan ng pagpapalaman makakuha ang isang magandang doon ang isa sa mga pagpapalaman. Kapansin-pansin yung mga sakit sa mga salita ng ina. Pero mas kapansin-pansin yung lakas o strength ng ina sa hirap na pinagdaraanan niya ngayon. Narinig natin sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang faith o pananalig sa ating Diyos. Kasi pwede kung sa ibang tao nangyari ito, maaaring naging tulala na sila. Maaari din na mawalan sila ng pananalig at kukwestiyonin nila ang ating Diyos sa nangyari. Pero sabi nga ni Mrs. Maguad, naniniwala sila na ang nangyaring ito ay hindi kaloob ng Diyos, kundi gawa ito ng mga demonyo na nasa lupa. Kahit ako, naniniwala ako na yung mga ganitong karumaldumal na krimen ay hindi ito God's will. Hindi ako naniniwala, lalong-lalo na sa mga inosenteng tao tulad ng mga biktimang ito, na gugustuhin ng ating Diyos na bawiin ang kanilang mga buhay sa ganitong kalupit na pamamaraan. Isang halimaw o isang taong walang Diyos lang para sa akin ang nakakagawa ng ganitong klaseng pamamaslang. Napakaganda rin nung sinabi ni Mrs. Maguad na kaya niyang patawarin ang mga may sala. Patawarin ang mga taong gumawa nito, pero hindi yung mga salang ginawa nila. Forgive the sinners, sabi nga nila, but not their sins. Sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, napakalaking kasalanan ang pagpaslang. Ako nga kahit hindi ko kilala at hindi ko kaano-ano yung mga biktima, ay napakalaki ng galit ko dun sa taong kinupkup nila. Hindi ko lubos maisip paano niya naisipang paslangin sa napakalupit na paraan ang mga taong halos kaedad lang niya na wala namang ginawang masama sa kanya. Bagkos ay itinuring pa siya na parang kapatid na nila. Sabihin na nating menor de edad yung suspect, pero that does not justify yung ginawa niya dun sa magkapatid. Kailangan talaga siyang managot.
hindi pwedeng dahil menor de edad siya, ay palalambutin natin ang hustisya. Napakasama ng kanyang ginawa at lalong hindi siya pwedeng palayain dahil napakalaki ng chances na pwedeng gawin niya uli ito sa ibang tao. Sa isang chat na kumakalat ngayon sa social media, I am just not sure if indeed galing na talaga ito sa kanya. May sinabi kasi siya dito sa kumalat na chat na ito na naniniwala siya na patatawarin ng Diyos ang sino mang pumatay as long as humingi ito ng tawad. At inihalin tulad pa niya yung pagpaslang na ito sa mga sundalo na kung saan sinabi niya kahit nga daw mga sundalo ay pumapatay ng mga tao. Kung totoo man itong kumakalat na chat messages na ito, ay nakakagulat, diba? Dahil parang para sa kanya, ang pagpaslang ay isang napakasimpleng krimen kahit sa mata ng Diyos at sa mata ng batas natin. Something is really wrong with her. Kung totoo man ito, talagang kailangan na siyang ipakonsulta sa isang psychiatrist. Ang kanyang pag-iisip, I mean yung takbo ng pag-iisip niya, pati na yung ginawa niyang pagpaslang sa magkapatid, ay wala na sa katinuan niya. Tama rin yung sinabi ni Mrs. Maguad sa kanyang eulogy na huwag nating i-underestimate ang kayang gawin ng isang menor de edad. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, huwag tayong maging kampante at huwag nating baliwalain ang mga ikinikilos ng isang menor de edad. Kasi madalas iniisip natin, ah, bata lang yan. Kung kaya parang binabaliwala natin yung mga maling ginagawa nila. But little do we know, kaya pala nilang gumawa ng mas worst pa. Kayang-kaya nilang gumawa ng mga bagay na hindi natin akalain na kayang gawin ng mga taong nasa murang edad pa lamang. So let us all be careful kung sino yung pagkakatiwalaan natin at pakikisamahan natin. Dahil sabi nga nila, ang mga ahas, hindi lang sa kagubatan matatagpuan. Kadalasan ngayon ay nasa paligid na natin. Again, my deepest sympathy sa pamilyang Maguad. At doon naman sa pasimuno ng krimen na ito na si Janice Sebial, harapin mo anuman ang kahihinatnan ng ginawa mo. Sorry, pero wala akong awang nararamdaman para sa'yo. Although naniniwala naman ako that a person is presumed innocent unless proven guilty. Pero dito sa kasong ito, aaminin ko na na magiging bias ako. Sa mga napanood ko at narinig kong mga salaysay ng ama ng mga biktima, malakas ang kutob ko na sangkot nga sa krimen na ito ang taong kinupkop nila. And I hope justice will be served very soon para mabigyang katarungan ang pagkawala ng mga buhay ng dalawang inosenteng tao. Once again, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag nating kalimutan, in the end, truth will always prevail. Ingat po kayo lagi and God bless.